Pasok po tayo. Ito po yung bahay namin. Nandito yung mga gamit ko sa pagtiprint. Ay, dito ko muna siya nilagay lahat kasi wala pa kami shop talaga. So, halos lahat nandito yung mga gamit ko. Una nga itong ano ko, sa DIY na rotary. Ito yung tulip pa, pangalawang design na sa gawa ko. Yung una kasi, hindi siya minasin shop. Parang kami-kami lang yung gumawa. So, medyo may mga imperfection. Tapos yung nakita kong kailangan i-improve doon, in-apply ko dito sa isa na to. At ito yung ginagamit ko pag may mga printing project kami. Alas lahat dito ginagawa. Dalawa pa lang yung aking plato sa ngayon. Pero itong machine na to, naka-design siya sa apat. Hindi ko pa nasikaso yung dalawang plato. Sa ngayon naman kasi ano lang kami, mga small quantity print lang. Hindi rin kasi ako natanggap ng sobrang dami kasi hindi ko pa kaya mag-isa. So, unang nanditong gamit ito, yung rotary machine. Ginawa ko lang siyang simple yung design. Tapos, lahat ng parts niya pwedeng kalasin para in case na i-transport natin sa ibang lugar, mabilis lang natin mahalas. So ito, ganyan lang yung mechanism niya. Plus, pag binababa lang namin, manually ko lang siya na ano. Ito, babalihin mo lang ito. Yung part na ito. Ayan. Tapos mababali na siya. Bababaan siya dito sa gate. Ito yung registration gate niya. Ito yung isang pinaka-importante sa mga DIY na press. Kasi kung ang gate mo medyo gumagalaw, so expected magagalaw din yung mga print mo. So dito naman sa ginawa ko, rigid na yung ano niya. Rigid na yung registration niya. Kasi bukod dito sa plate na to, meron pa siyang bolt sa loob. Tapos, gumamit din ako ng mga nylon bolts para hindi masugatan yung bakal. Kasi pag tagal niyan, susugatan niyan, mawawala sa registration. So, ito yung isang main weapon ko pag pre-print. Next is, nandito rin yung aming ito rin yung dryer ko. Vascular dryer. So, dito, kinu-cured yung plastisol ink. Or pwede rin naman yung mga water-based. So, during printing, nakaganyan lang siya. Ganun yung forma niya during printing. Habang nagpiprint ako dito, tapos doon naman siya kinukuyod. Tapos iniikot lang na ganyan. So, medyo magulo dito sa shop namin. So, yun yung pang-cure ng plastisol. Dito rin yung mga frames ko. Ito yung mga frames ko. At least sa lahat ng project, gumagamit lang ako ng ano, maximum na 5 frames. Wala kasi akong ibang frame na aluminum bukod dito sa roller. Ang ginagawa ko lang every project, after nung matapos yung project, nire-reclaim lang to. Ito, madaming beses ko na siyang nagamit. Ayan, kung makikita nyo yung iba, meron na siyang mga, hindi na matanggal ng stripping. So, niya ako na lang para ito na lang sa mga part na ito ang mag-develop. Itong isa, meron pa siyang coat ng ano, emulsion. Ayan yung mga frame. Next is itong ano ka. Muna nag-start ako, dito lang ako nag-develop ng build. Dito sa DIY ko na ano, exposure light. Ito kasing exposure light na to, sa katagalan ko na rin ginagamit.
na-compute ko na yung distance niya, tapos kung gaano katagal ko siya expose. Very simple to. Isang 500 watts lang na halogen light. Tapos computed ko na yung distance. Tapos pag mag-develop lang ako, parang ganito lang siya. Lagay ko lang siya dito. Yeah. Tapos film. After ng film, pinapatungan ko lang siya ng glass. Glass para ano? Ano lang ng glass. Para lang umano yung ano. Ma-plot niya yung image. So yun yung gamit na itong ano. Yung gamit ng exposure light. Pag mamaya, pag may maayos akong video nga, mag-video tayo paano mag-post ng iba. Ito yung roller. Usually, pag nagtatrabaho ako dito, solo lang talaga. Walang usbangan. Ito yung ano, pagka yung sample pa lang, hindi ako nagamit ng flash dryer. Heat gun lang yung ginagamit ko para ano. Pag nagpa-sample pa lang ako, may heat gun. Tapos dito, ito yung dati kong sistema pag-print. Madami akong mga ganito. Mga plywood. Tapos sinusuot yung damit dyan. So madami ako nito. Susuot lang yung damit tapos eyeball na lang. Yung mga dati kong kasing frame. Ito yung mga dati kong frame na kahoy. So, ito yung kahoy kong frame. Malalaki talaga siya. Parang 2 inches yata yung ano nito eh. Yung lapad niya. Kasi madami tong mga to. Ayun yung iba niya. Pero sa ngayon, hindi ko na siya muna ginagamit. Ayun yung mga platen ko. Ang dami kong nagawa din na ganyan. Ang problem ko lang kasi dito, pag ganitong sistema, medyo ano, kailangan mo ng space masyadong. Eh dito sa amin, wala kami masyadong space yan. Dami akong ganyan. Yung iba ko kasi, yung iba ko pang mga wooden frame, in-offer ko na lang ng ano, pag nagpapagawa sila sa akin ng stencil, kasama na yung wooden. Lubos ko na yung iba. Tulad nito. Yung unang